mga kwento ni Felmo. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. Tawagin niyo na lamang po ako sa palayaw na dudong. Ito ang unang pagkakataon na magbabahagi ako ng kwento sa channel mo. Bagamat hindi ako ang nakaranas nito, ay maibabahagi ko pa rin ito ng buo ayon sa pagkakasunod-sunod ng kwento ni Tatay. Sa kanya itong karanasan na ito, at isa rin ang lolo ko sa mga nagpatunay na totoo nga itong naganap sa tunay na buhay. Nangyari ito noong dekada 60 o pa dekada 70 na rin noon. Sa liblib na lugar sa Quezon Province. Hindi ko nababanggitin ang pangalan ng barangay kung saan ito eksaktong naganap para na rin hindi ito makapaghatid ng takot sa mga residenteng naninirahan doon. 14 anyos pa lamang umano si Tatay noon, kasalukuyang pang nag-aaral. Malayo ang eskwelahan nila. Nasa pinakabayan pa ito, habang sina Tatay naman ay doon pa sa itaas ng bundok nakatira. Araw-araw ay kinakailangan pang bagtasin ni Tatay ang matarik at mabatong daan pababa sa bundok para lang makapasok. Doon ay maayos naman silang nakakadaan doon sa kaisa-isa ang daan pababa sa bundok na ito. Pero simula nang may nagtayo ng kubo malapit sa lugar na yon, nagbago na ang lahat. Ang daan na dating hindi iniilagan ay naging daan na kung ituring nila ay isa sa pinakamapanganib at katakot-takot na daan. Dalawang mag-asawang dayo ang tumira sa bagong tayong kubo. Kasama umani nila ang tatlo nilang anak na babae na kung tawagin ay Tatlong Maria. Dahil nga puro babae sila. Ayon sa aking ama, kung titingnang maigi ay parang pangkaraniwang tao lamang sila na namumuhay sa kabundukan. Pero sa kabila o manunoon ay meron pala silang tinatagong lihim. Pasado alas 4 ng hapon, galing na umano sa eskwelahan noon si Tatay at paket na ito ng bundok. Nang mapatapat umano siya sa kubo, napalingon siya doon kung saan nakita niyang nakadungaw sa bintana ang tatlong magkakapatid na ito. Nakatingin umano ang mga ito sa kanya. Hindi umano pang karaniwang tingin yon. Matatalim na titig. Kahit napalampas na umano si Tatay ay ramdam pa rin niyang may nakatitig sa kanya. Waring sinusundan siya nang tingin ng Tres Marias noon. Nung una ay binaliwala lamang ni Tatay ang mga ganong senaryo. Pero hindi nagtagal ay unti-unti na rin siyang nakaramdam ng takot. Isang gabi, habang naghahapunan umano sina Tatay ay may narinig silang sumisigaw noon. Dali-dali silang lumabas sa bahay dahil kilala nila kung kaninong boses yon. Kay Lolo Abel, ang panganay na kapatid ng lolo ko. Laking gulat umano nila nang makitang puno ito ng malalaking galos sa katawan. Duguan, pawisin, at higit sa lahat ay parang takot na takot. Kagad naman siyang pinapasok sa loob ng bahay at pinainom ng tubig. Nang gagamutin na umano nila, lola ang mga galos nito. Dito na ito nagsimulang magkwento. Ayon sa kanya, hinabol umano siya ng dambuhalang itim na ibon habang paakyat sa bundok. Sa matutulis umano nito na kuko, nang galing yung mga sugat nito. Nang makarating umano si Lolo sa daan kung saan malapit yung kubo na yon, minabuti niyang lumiko papunta mismo doon sa kubo. Eksakto naman na nakabukas ang pintana kaya naman kaagad siyang dumugaw ron. Gayun na lamang ang pagkagulat niya nang makita ang tatlong magkakapatid.
Nakaupo mismo sa sahig at may kung anong kinakain nun. Nakatalikod sila sa bintana. Kaya naman hindi kaagad nakita ni Lolo kung ano ang kinakain nila. Nang mapansin ni Lolo na malapit na sa kanya yung dambuhalang ibon ay sumigaw na siya para humingi ng tulong. Sabay-sabay na napalingon sa kanya yung tatlong magkakapatid. Lalo umanong tumindi ang takot ni Lolo Abel nang makita ang mukha ng tatlong Maria. Puro may pahid umano ng dugo ang paligid ng bibig ng mga yon. Doon pa lamang din napansin ni Lolo ang bagay na kinakain ng tatlo. Isang malaking hiwa ng sariwang karne at ilang mga buto-buto na may nakakapit pang laman na medyo dumudugo-dugo pa. Kitang-kita rin daw niya ang bigla ang pagbabago ng kulay ng mga mata ng mga ito. Mabilis na pagtakbo ang ginawa ni Lolo nun. Ang tanging nasa isip umano niya ng mga sandaling yon ay makalampas sa daang yon. Hindi umano napansin ni Lolo ang nakausling ugat ng malaking puno, dahilan para mapatid siya ron. Pagdapa umano niya ay siya namang paglapit ng ibon. Pinagtutuka siya nito at pinagkakalmot. Nariyan pang ilang beses itong sumubok na dagitin siya. Nagbumiglas lamang umano si Lolo kaya hindi ito nagtagumpay sa pagdagit sa kanya. Habang nagkikwento si Lolo ay awang-awa si tatay dahil nakita niya ang labis na takot sa mga mata nito. Dahil sa pangyayaring yon ay palagi umanong pinaaalalahanan ni Lola si tatay na mag-ingat palagi. Lalo na kapag dumadaan ito malapit sa may kubong yon. Ang nangyari kay Lolo Abel ay umabot sa paninig ng mga kapitbahay at maging sa kalapit na barangay. Doon na nga nabuo ang hinala at bulong-bulungan tungkol sa mga dayong nakatira sa kubo. Simula noon ay wala nang dumaan doon sa tuwing papalubog ng araw. Lahat ng mga estudyanteng bababa ng bundok, inihahatid sundo na ng kanila mga magulang. Isang umaga, pagpasok ni tatay sa kanilang classroom, kaagad siyang natigilan dahil may nakita siyang isang babae na pamilyar ang mukha. Nakaupo yun sa mesa na katabi ng kanyang mismong upuan. Napatingin umano sa kanya yung babae dahilan para magtama ang mga mata nila. Doon na ito tuluyang nakilala ni tatay. Ang babaeng yon ay walang iba, kundi yung panganay sa tatlong Maria na nakatira sa kubong yon. Pag-upo raw ni tatay sa kanyang lamesa ay hindi na raw siya mapakaligawa ng parang binabayo umano ang dibdib niya. Kinakabahan siya dahil ramdam niyang nakatitig sa kanya yung bago nilang kaklase. Pagpasok umano ng kanilang guro, ay kagad nitong ipinakilala ang kanilang magiging bagong kaklaseng yon. Ang transferi na itago na lamang natin sa pangalang Maring. Tahimik lamang umano ito sa klase. Palagi itong nakayuko at tila ba umiiwas sa maraming tao. Kapag ginakausap umano ito ng iba nilang kaklase ay yumuyuko lamang ito at lumalayo sa kanila. Buong maghapon umano itong ganon hanggang sa matapos ng klase. Nagmamadali umanong umuwi si tatay noon dahil natatakot siya na baka abutan siya ng takipsilim sa daan. Bago pa siya umalis sa eskwelahan, ay nakita pa niyang nasa loob pa ng classroom si Maring at naglilinis kasama ang iba pa nitong kagrupo. Lalo pa niyang binilisan ang paglalakad dahil ayaw niya nga itong makasabay. Natatakot siya dahil alam niyang may kakaiba kay Maring. Nang malapit na si tatay sa may kubo, nanlaki ang mga mata niya sa gulat. Nakita niyang nakadungaw sa bintana si Maring at nakatingin sa kanya. Imposible umanong mauna ito sa kanya
dahil malinaw na malinaw na nasa eskwelahan pa ito nang umuwi siya. Iisa lamang ang pwede nilang daanan kaya naman kung mauuna man itong maglakad sa kanya. Paniguradong mapapansin niya ito. Natigil ang malalim na pag-iisip ni tatay nang makita niyang nasa harapan niya si Maring. Malapit na malapit umano ang distansya nila pero hindi man lamang niya ito napansin na lumapit. Isa pa, nakita na lamang niya itong nakadungaw sa bintana. Lalo umano siyang nagulat nang bigla siyang kausapin ni Maring. Inalok daw siya nito na magmeryenda at niyayang pumunta muna sa kubo. Pilit umanong itinago ni tatay yung takot na nararamdaman niya noon. Ginitian niya ito at sinabing sa susunod na lamang siya makikimeryenda dahil masakit ang tiyan niya at kailangan niyang magmadali para magbanyo. Siyempre, pagdadahilan lamang yan ni tatay para makaiwas kay Maring. Bago umano maglakad paalis si tatay, ay hindi niya maiwasang itanong kay Maring kung saan ito dumaan pa uwi at kung paano ito nakauwi ng mabilis kayong naiwan itong naglilinis sa loob ng classroom. Sumagot umano si Maring at sinabing, "Sa itaas ako dumaan. Lumipad ako para mabilis." Ngumisi ito. Saka dire-diretsyong naglakad pabalik sa kubo. Lakad takbo si tatay para lang mabilis na makarating sa bahay. Nang malapit na umano siya sa kanila, ay may narinig siyang ingay mula sa itaas. Pagtingala niya, ay nakita niyang isang itim na ibon na paikot-ikot na lumilipad sa tapat niya. Tumakbo na umano si tatay noon papasok sa kanilang bahay at mabilis na isinalya ang pinto pasara. Maging sina Lolo at Dola umano ay kinilabutan ng ikwento niya ang tungkol kay Maring. Nagpa siya si Lolo na bigyan si tatay ng balaraw na gawa sa tanso. Maari daw niya itong gamitin bilang pangdepensa sa mga umaaligid na aswang. Kinabukasan, nagising si tatay dahil sa ingay ng kanilang mga kapitbahay. Bumangon si tatay para makiosyoso na rin. Nakita niyang nasa labas sina Lolo at Lola. Kaya naman sila na lamang ang tinanong niya kung ano ang nangyayari noon. Sinabi umano na mga yon sa kanya na ultimong ang mga alagang hayop na mga kapitbahay nila ay pinapatay ng mga pinaghihinalaang aswang. Nang umagang umano yon ay nakita na lamang ng kapitbahay nila ang kanilang biserong kalabaw. Wala na itong buhay. Gula-gula nitang laman ito at meron pang parte na nawawala. Tulad na lamang ng tiyan at hita nito. Marami ang naniniwala na hindi pang karaniwang tao ang gumawa nito. Dahil kung sakaling magnanakaw ang may gawa nun ay, edi sana wala na itong itinira. Hindi umano alam ni tatay kung bakit nang marinig niya ang balitang yon. Ang unang pumasok sa isip niya ay yung mga nakatira sa kubo. Masama magbintang sir sa pero iba raw kasi talaga yung kutob ni tatay. Sa kabila nun, pumasok pa rin sa eskwelahan si tatay kahit pa ayaw na sana siyang papasukin nila Lolo. Dahil nga nagkakagulo doon sa lugar nila gawa ng mga sabi-sabi tungkol sa mga nambibiktimang aswang. Tanghaling tapat. Nagbabaon ng tanghalian si tatay dahil nga malayo ang bahay nila. Nagulat siya nang bigla na lamang tumabi sa kanya si Maring at nagsabing sabay na silang kumain. Hindi na umano tumanggi si tatay at tahimik na lamang siyang tumango. Naagaw ang pansin ni tatay doon sa baon na ulam ni Maring. Malaking hiwa yun ng karne na parang tusino yung dating sa kanya. Nang makita ni Maring na nakatingin si tatay sa ulam niya, inalok niya ito.
Doon na umano tinanong ni tatay kung anong klaseng putahe ba yung ulam nito. At kagad naman sumagot ang bata at sinabi nito na karne umano yun ng kalabaw na ginawang tapa. Kagad na pumasok sa isip ni tatay yung namatay na bisero ng kapitbahay nila. Kaya naman mas tumindi yung hinala ni tatay na may kinalaman ng pamilya ni Maring sa pagkamatay ng alaga ng kanilang kapitbahay. Nang hapon ding yun, habang naglalakad pa uwi si tatay, bigla na lamang siyang nakarinig ng mga pagaspas ng pakpak. Tumingin siya sa itaas at doon ay nakakita siya ng itim na ibon na lumilipad sa hindi kalayuan. Maya-maya ay bigla na lamang nawala yung ibon na yon. Lumingaling nga si tatay pero hindi talaga niya makita kung saan nagpunta. Paglingon niya sa likuran niya, laking gulat niya nang makitang naroroon si Maring. Nakangiti habang kumakaway sa kanya. Natakot daw siya noon dahil bigla na lamang sumulpot doon si Maring. Aalis na sana siya pero pinigilan siya ng kaklaseng ito. Hindi niya alam kung bakit tila nais ni Maring na makipagkaibigan sa kanya. Gayong kapag nasa eskwelahan naman sila ay hindi ito kumikibo. Sinabayan naman na siya nito sa paglalakad hanggang sa makarating sila sa tapat ng kubo. Bago raw ito pumasok sa bahay, ay tinanong muna niya si tatay kung pwede raw ba silang maging magkaibigan. Hindi na tumanggi si tatay dahil natakot daw siya na baka saktan siya nito kung sakaling tumanggi siya sa gusto nito. Isa pa, mukha naman daw itong seryoso sa pagkikipagkaibigan sa kanya. Makalipas ang ilang linggo, ay mas naging malapit sa kanya si Maring. Unti-unti na rin umanong naging panatag ang loob ni tatay. Nawala na ang takot niya kay Maring. Itinuring na lamang niya itong normal na kaibigan. Halos makalimutan na rin umano ni tatay noon na minsan niyang pinaghinala ang aswang si Maring. Sa katunayan ay mabait naman daw talaga ito sa kanya. Madalas pa nga siya nitong pahiramin ng notebook at turuan sa mga takdang aralin o assignment nila. Isang araw, hapon, Sabado, malapit na umano ang exam ni na tatay noon kaya naman naglakas loob umano siyang magpunta sa bahay ni na Maring para humiram ng notebook. Nakita umano niyang nakasara ang pintuan ng kubo, maging ang mga bintana nito. Naisip umano ni tatay na tawagin na lamang ang pangalan ni Maring para lumabas ito kung sakaling nasa loob nga siya ng kubo noon. Pero bago pa man siya nakasigaw ay narinig niya ang boses ng nanay ni Maring. Pasinghal umano itong nagsasalita at tila ba galit na galit noon. Lalo umanong nakiris si tatay nang marinig niya ang pangalan niya na binabanggit mismo ng nanay ni Maring. Nagtago siya sa gilid at palihim na pinakinggan ang sinasabi ng nanay ng kanyang kaibigan. Maring, huwag ka nang makikipagkaibigan sa lalaking yan ha. Dahil baka malaman niya pa yung sekreto ng pamilya natin. Napakunot na oraw si tatay nang marinig niya ang sinabi ng nanay ni Maring. Mas nagulat umano si tatay sa isinagot ni Maring noon. Kung saan malinaw nitong sinabi na kahit kanino raw ay hindi niya ipagsasabi ang lihim nila. Wala umano siyang pagsasabihan na may lahi silang aswang. Nang marinig yun ni tatay ay muli umanong nabuhay yung takot na naramdaman niya noon. Halos hindi raw siya makagalaw sa kinatatayuan matapos marinig mismo sa bibig ni Maring ang sekreto ng pamilyang nakatira sa loob ng kubong yon. Tama nga ang hinala nila. Aswang ang mag-asawa at ang tatlo nitong anak. Kahit pa nanginginig daw ang tuhod ni tatay noon, ay sinikap niyang maglakad papalayo sa kubong yon. Tagaktak kumano ang pawis niya noon hanggang sa makauwi siya sa bahay nila.
Hindi niya alam kung paano sisimulang ikwento kina Lolo at Lola ang tungkol sa narinig niyang yon. Inilihim niya muna yon. Wala siyang pinagsabihan. Nais muna niyang kumpirmahin kung talagang ang aswang si Maringat ang pamilya nito. Sumunod na araw, sinadya ni tatay na magdala ng maliit na salamin sa eskwelahan. Yun na lamang daw kasi ang naisip niyang paraan para masigurong hindi pangkaraniwang tao ang kaibigan niya. Recess time umano, nang ilabas niya ang salamin. Hindi umano siya nagpahalata na may hawak siya nun. Patay mali siya umano niyang iniharap kay Maring ang dala niyang salamin noong hindi ito nakatingin sa kanya. Ganun na lamang umano ang gulat ni tatay nang pagtingin niya sa salamin ay hindi niya makita ang refleksyon ni Maring. Kahit anong anggulo umano niya tingnan ang salamin na yon, ay wala talaga siyang nakikitang refleksyon nito. Doon na umano na siguro ni tatay na kakaiba ang kaibigan niya na ito. Pag-uwi niya galing sa eskwelahan, ay nagpa siya siyang sabihin na sa lolo at lola ko ang tungkol sa nalaman niya. Hindi na raw nagulat ang mga yon dahil matagal na raw nilang alam. Noong isang araw daw kasi na nangangahoy si lolo sa kakahuyan, ay nakita niya roon yung tatay ni Maring. Kitang-kita umano ng dalawang mga mata ni lolo kung paano ito unti-unting nagpalit ng anyo. Mula sa pagiging tao hanggang sa pagiging ibong mandaragit. Hindi raw nila ito sinabi kay tatay dahil ayaw nilang matakot ito. Natatakot daw kasi sina lolo na baka biglang huminto sa pag-aaral si tatay. Gawa nang natatakot na itong dumaan sa may kubong yon. Hindi nga sila nagkamali. Matapos malaman yun ni tatay ay halos ayaw na raw umano niyang pumasok sa paaralan dahil sa takot na baka siya ang mapagdidiskitahan ng mga aswang. Inabutan umano ni lolo si tatay ng maliit na botelya na may lamang langis na ayon kay lolo ay matinding pangontra umano sa aswang. Kapag nasa kanya umano yon, ay hinding-hindi siya malalapitan ng nilalang. Simula umano nang mapasa kamay na niya ang pangontrang yon ay napansin niya na lumayo na ang loob sa kanya ni Maring. Hindi na ito lumalapit sa kanya at hindi na rin siya nito kinakausap. Kung minsan ay nahuhuli ni tatay si Maring na nakatingin sa kanya mula sa malayo, may halong lungkot umano ang mga mata nito. Siguro, dahil gusto talaga nito maging kaibigan si tatay pero hindi sila pwedeng magkaibigan dahil pinangangalagaan ni Maring ang sekretong itinatago nila ng kanyang pamilya. Nang matapos ang school year, nag-transfer na umano sa ibang eskwelahan si Maring. Umalis na rin umano sila sa tinitira nilang kubo nun. Siguro, dahil natunugan na nilang may iilan nang nakakaalam sa kanilang lihim. Hanggang dito na lamang po ang may babahagi ko. Sana ay mapili po ito sa mga inanarit mo. Maraming salamat. Maraming salamat mga kagilaw sa pakikinig. Madako naman tayo sa shoutout request. Sa mga gusto magpa-shoutout, i-message ako sa Facebook, sa Facebook page, sa Instagram at email na nakalagay sa description ng bawat story natin. Iwasan natin yung shoutout request sa may comment section dahil hindi po natin siya ina-acknowledge, okay? Unahin natin yung mga nag-renew at yung mga bagong member ng Sithenial or yung mga YouTube members natin. Sa mga magtatanong kung paano yon, kung nakikita niyo sa tabi ng subscribe ay yung join button, yun po yun. Pero sa mga Apple natin, Apple users, mga iPhone users, iPad users, kailangan niyo mag-log in sa YouTube account niyo gamit yung browser niyo, either Safari or Google Chrome. Okay?
Doon kayo mag-login at doon yung makikita po yung join kasi sa app ata ng Apple or iPhone, app ng YouTube, wala pong join button. Okay? Maraming maraming salamat sa bago. Babyline Permentila, Happy 1 Month M. Ventura, Happy 3rd Michael Guzman and Rowena Catalan, Happy 4th Soft Jetta G, Happy 6th Ron Ross, Happy 9th Aishal Aninyon, Happy 9th Ina Chick, Happy 13th Mayet Salamuding Esparza and Vanessa Ann Quintos, Happy 16th Leticia Suzuki, Happy 18th I. Mills, Happy 21st Jutessa Moore, Happy 23rd Ephraim S, Happy 25th Widmar Soriano, Happy 26th Jainan Alisa Bernal, Happy 27th Elaine Almira, and Happy 29th Cairo Sarankin. Sa mga nag-message naman, good afternoon Sir Seth. Pa-shoutout po sana ako ulit para sa mga alaga namin na gustong-gustong napapakinggan ang boses mo at ang mga kwento na nakakapagparelax sa kanilang lahat. Sa mag-asawang Vanjie at Ray from Payatas, kasama po ang kanilang mga anak sina Pangit Marcy, Chow Jutaro, Pera Clay, Jess, Tisay, Georgia, Lexi, Chicken, Tabtab, Black May, Pamela, Hannah, Jessie at ang pinaka-demanding pag hindi pa nag-o-open ang channel nyo, ang mama at dada nila na si Michan. Michan ba tama? Araw-araw pong walang sawa kami nakikinig sa inyong tatlong channel sa YouTube. More power sa inyo, sir. Avid listener here, Euphemia from Ibaraki, Japan. Thank you, ma'am. Ingat po kayo dyan. Pwede pong pasuyo ipapashoutout po yung kaibigan ko na si Cindy Banyaga. Siya po ang reason kung bakit ko po nakilala ang channel nyo from Leia Felix. Next is, good day po sir. Sana po mabati nyo ang happy birthday ang Junakis ko na si Nathaniel Tagapan, 8th birthday po niya this coming April 25. Sa kuya kong si Brian Ray Veronilia, April 27 naman po. And lastly, yung pamangkin ko na si Ariana Faith Monreal, 8th birthday po niya sa April 30. Sana'y mabasa niyo. Maraming salamat from Glyza Flores Veronilla. Advance happy birthday po sa inyo. Maraming maraming salamat. Sir, pa shoutout naman po sa video. Malagi ako nakasubaybay sa iyo since 2021. Shoutout dito sa Sambales, Sir Seth. Ikaw ang laging pinapakinggan ng mga kapitbahay namin dito. Ang sabi ng bosses niyo from De La Cruz family. Thank you, Ma'am Sarah. Pa shoutout po sa next upload mo. Matagal na po ako nakikinig sa mga kwento mo. Wala po kayong kwento na pinapalagpas ko from JC Hudieres. Thank you. Shoutout kay Cyril Van Alarin Villanueva. Sir, good day po. Silent listener from Cook Island. Pa-shoutout naman po pati kasama ko sa work, Richard Cadano. Salamat in advance. Palagi kami nakikinig sa channel mo sa YouTube from Bernadette Arcalas. Pa-shoutout kay Ate Annalyn Matimtim at sa akin po Angel May Matimtim. Angel May Matimtim. Sorry, nagkamali ako ng basa. Angel May Matimtim from Torrejos, Marinduque. Adik na adik po kami sa kwento na ginagawa naming pampatulog. Thank you po. Nabubulol talaga ako minsan. No? Sorry po. Sir, pa shoutout. Matagal na ako nakikinig sa channel mo pero ngayon ko lang naisipang mag-subscribe sa YouTube mo. Sa FB page, salamat. And more aswang stories po to come from Son Benito Montialbucio. And last but not the least, sir, pag-greet po kami ng girlfriend ko. Second anniversary na namin bukas. Kahapon to. Belated. Nag-greet niya na rin po kami and last anniversary namin sa kwentong Asin at Abo. Rani and Jara po ulit, maraming salamat po. Additional din, Sir Seth, pakigreet din lahat ng kapatid nating mga Muslim sa pagtatapos ng Ramadan sa Friday. Happy Eid Mubarak sa lahat ng kapatid natin Muslim sa buong mundo. From Inar, Laksimam. Thank you. Ay, mga kagiliw, maraming maraming salamat sa inyo. Siyempre, bukas ulit.